what the Roman centurion was strongly implying was Jesus is above nature. Na nakita na ng disciples na mismong bagyo sinusunod siya. Mas mataas po kayo sa sakit. Mas mataas kayo sa sistema ng katawan ng tao. Kaya sabihin nyo lang susunod yung sistema. Bible Ninja Season 3 Episode 1. Sabi Nino, Luke chapter 7 verse 7. Let us read. Okay. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion's servant, a centurion is a Roman soldier leader, okay? There a centurion's servant whom his master highly valued was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Okay, stop muna tayo dyan. Ibig sabihin, maganda yung relationship nitong centurion na to sa mga Jewish leaders. Okay, so ibig sabihin, isipin mo na pakiusapan niya o nasabihan niya yung mga Jewish leaders na pumunta kay Jesus para sabihin na pumunta sa kanya para pagalingin yung anak niya. Okay, so meron silang amicable relationship. When they came, sumunod naman yung mga elders, okay? When they came to Jesus, they pleaded earnestly. Well, pleaded earnestly. No? Matindi, no? Yung salitang plead nga, iba na, tas earnestly pa. Okay, so they pleaded earnestly with him. This man, ito, tingnan nyo, tama yung sinabi ko kanina, sabi ng mga Jewish leaders, this man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. Ba, matindi, no? Roman leader to, pero nagtayo siya ng place of worship para sa mga Jews, ibang klase. Okay, next. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him. So malapit na sila. He was not far. So hindi pa malapit pero hindi na malayo. Okay, so yan. Centurion sent friends to... Wait lang. Okay? Pag sinabi ko pong ganun, hindi na malapit pero hindi po malayo, iba po yung context noon sa hindi malapit, hindi malayo ngayon. Okay? Kasi ngayon, kahit saan tayo pupunta, halos hindi na tayo naglalakad, no? O, halos nakaupo na lang tayo maghapon, nakaupo sa trabaho, nakaupo sa sakyan, maglalakad lang sandali, tapos uupo na naman. Okay? So, pag sinabi po ng hindi na malayo, siguro mga yan, at least mga 2 o 3 oras panalakad. So, ganun. Hindi na malayo. Okay? So, ganun. So, kasi pag malayo, mga 3 days na travel. Yun yung malayo sa context ng scriptures. Okay? So, from one place to another. Okay, Lord, ito na. Pero nasa Capernaum din naman, nasa isang city. So, siguro hindi naman talaga ganun sobra kalayo. Yan. Okay? So, siguro mga 1 o 2 oras siguro. Ganyan. Kung maliit lang yung Capernaum. Hindi pa ako nakapunta sa Capernaum. Try ko bukas pag pwede na. Baka meron na akong quarantine. Travel pass. Okay, so Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Ano nangyari dito? Eh, siya yung nakiusap eh. Diba, tinan mo. Tinan nyo, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Kanina, ang sabi, siya yung nagsabi sa mga elders na papuntahin si Jesus, tapos ngayon sabi niya hindi siya karapat-dapat na puntahan. Magkaroon siya ng change of heart. Okay. So, pero yung change of heart niya, out of humility, for I do not deserve to have you come under my roof. Okay. Not just humility. Ito pa isa. Hindi lang humility ang backing nitong behavior na to. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. So, ayan, humility. But say the word and my servant. This is verse 7. But say the word and my servant will be healed. Kaya pala siya ganun ka-humble kasi meron siyang matinding faith. Wow.
Hindi, pawaw talaga ako dito. Pawaw, ibang klase ng taon to. Okay, yun, ha? But say the word and my servant will be healed. Mamaya, basahin natin sa New Testament, Pinay version. Nakakaiba dun yun, nakakatuwa eh. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. Wow. Isa na naman malaking wow. Dali ah. Yeah, isa pa, isa pa. Yan, deserving talaga ng wow yan. Okay. Okay. Ang ganda. O, tapos na po. Tapos na. Raffle na tayo. Ito, ito, ito. Dali ah. Punta na sa Tagalog. No? Sa Tagalog. Tara! Ay, may good. May, hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo. Alam niyo po, tumawag sa akin yung ano, yung PBS. Sabi nila, gusto daw po nila akong isama sa Board of Reviewers, no, sa panel, hindi ko alam kung tawag ng board o panel of reviewers, sa review board ng Pinoy version ng Old Testament. Grabe, glory to Jesus. Ay, okay. Gano'n kaya katagal gagawin nun? Kasi ito, 10 taon ito ginawa eh. Bago para ma-translate to ng ganito, 10 years to ginawa. Ay, yung Old Testament, mas malaki yun, so ilang taon na abutin. Ba may apo na ako bago. Okay, ito, ito yung mga key points ha. Tinan ninyo ha. Sa Tagalog to. Na mabalitaan ng officer ang tungkol. So, may Roman officer doon na may tauhan na sobrang mahal niya. Ibang klase to, no? Yan. Na may tauhan na sobrang mahal niya. May sakit ang tauhang ito at halos mamatay na. Nang mabalitaan ng officer ang tungkol kay Jesus. So Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Ito nabalitaan niya yung tungkol kay Jesus. Okay, so, yan. So nagkaroon siya ng faith. Nagpadala siya sa mga Jewish leaders para mag-request. Nagpadala siya ng mga Jewish leaders. Okay, so ito yung sabi ko ng mga leaders. Pinakiusapan niya, nagpadala siya doon ng mga Jewish leaders para mag-request na puntahan ni Jesus at pagalingin ang tauhan niya. Paglapit ng mga leader kay Jesus, nakiusap sila. Ang sabi nila, deserve ng taong ito, natulungan mo siya, mahal niya ang mga kababayan natin at nagpatayo pa siya ng sinagog para sa atin. So sumama si Jesus sa kanila, pero nung malapit na siya sa bahay, nagpadala ang officer ng mga kaibigan para sabihin sa kanya, sir, wag na po, sir, yung sir to, Lord, eh, actually, medyo, yan, Panginoon. Okay, sir, wag, kasi yung sir, boss, yung Lord, yun din yun, yung parang, pero mas, syempre, mas matindi yung Lord eh. Okay, so, sir, wag nyo na po abalahin ang sarili nyo. Hindi ko po deserve na pumunta. Ang ganda nito. Hindi ko po deserve na pumunta pa kayo sa bahay ko. Roman leader to ah. Roman leader. Hindi ko po deserve na pumunta pa kayo sa bahay ko. Ni hindi po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi talaga, traditionally, ang mga Jew talaga, hindi talaga sila allowed maki-fellowship sa mga Gentiles. Lalo na pag mga Jewish holy men, ay mga prophets, mga priest, mga hindi sila ano traditionally hindi sila allowed makipag-fellowship. Kaya nga si Peter, diba? Inutusan pa siya personally, nagpadala pa ng vision sa kanya si Lord para puntahan si Cornelius kasi ayaw, bawal nga sa kanila yun. Tapos alam niyo nangyari, nung nag-minister si Peter kay Cornelius, pumasok siya sa bahay ng isang Roman leader, tapos nag-minister siya doon, tapos na-save silang lahat. Tapos nung bumalik si Peter sa community ng mga Christian Jews, nagalit yung mga Hudyo. Nagalit sila nung nabalitaan nila kung saan galing si Peter. Parang, how? Could you, 'di ba? So ganoon. So kaya itong Roman leader na to, kung alam aware siya dun sa culture kasi nga mahal din niya 'yung mga Hudyo. So ibig sabihin, aware siya dun sa culture. Kaya sabi niya na kay Jesus, alam niya ano 'yun eh. Alam niya culturally challenging 'yun para kay Jesus na puntahan siya sa bahay niya. Kaya sabi niya, huwag niyo na po ako puntahan. Huwag niyo na po upuntahan, mako-compromise pa kayo. 'Yun ang ibig sabihin noon. Mako-compromise pa kayo. Alam ko po ano eh.
bawal kayo, no? Bawal yung mga katulad niyo po ng mga banal na tao ng ano, ng mga teachers ganyan, eh, bawal kayo sa amin, eh. Bawal kayo, baka mamaya magalit pa yung mga tao sa inyo, di ba? Yung si Zacchaeus nga, si Zacchaeus Hudyo yun, hindi naman Romano yun, eh. Kaya lang tax collector, nung pumunta si Jesus sa bahay niya, nagalit yung mga tao. Para lang, ano ah, walang ginawang pabor si Jesus, walang binigay kay Zacchaeus. Ang ginawa niya doon, kumain tsaka nakitulog. Siya ang binigyan ng pabor ni Zacchaeus, pero nagalit yung mga tao. Ganon din, yung ginawa ni Jesus kay Matthew, nung kumakain siya, hindi naman siya ang nagpakain kay Matthew. Si Matthew ang nagpakain sa kanila, nagalit yung mga Pharisee. Eto, pupunta siya doon para gawan ng pabor itong Roman. Gentile po ito, Gentile, no? Tapos etong Roma, grabe ang humility sa heart nito, no? Nakita niya na ganun yung culture, alam niya, aware siya na ganun yung culture. Ayaw niya na ma-compromise si Jesus. Sabi niya, wag na lang po kayo pumunta. That's one thing you need to understand, no? Hindi siya bigla lang, siguro na iniisip niya, syempre sa taranta niya, no, okay lang si Jesus po. Tapos yung mga kakilala niya, mga Jewish leaders na nagagawa niya ng pabor, sabi niya, puntahan niyo naman yung Jesus, pumuntahin niyo naman dito para pagalingin tong servant ko. Tapos mahal na mahal niya yung servant niyo, no? Sa ibang translation, servant, eh. Sa ibang translation pa, sa mas old English, slave, no? Pero mahal na mahal niya, no? Yun. Yung sinabi po, tapos mahal na mahal niya. Minsan kasi nagaganon ako, akala ng iba nagmumura ako, hindi pa ako nagmumura. So yun, tapos, ano, mahal na mahal niya, ayaw niya mamatay, eh, mamamatay na. So sa taranta niya, pinapunta niya sila kay Jesus. Tapos siguro on the way, medyo nakakapag-isip-isip na siya, hala, pupunta kaya dito yun? Eh kasi Roman ako, eh. Tapos holy man siya, eh. Bawal sa kanila yun. Kuha nyo? Bawal sa kanila yun. Mga Roman guards nga, bawal yung pumasok sa temple court mismo. Ando lang sila sa temple yard. Wala sila dun sa temple court. Ando lang sila, hindi sila pwede pumasok dun sa mismong loob ng temple. Abomination para sa mga Jews yun. Ngayon. Kaya sabi niya kay Jesus, Lord, wag na lang, makompromise ka pa. Wag ka na pong, hindi ako karapat dapat. Gentile ako, eh. Bawal sa inyo yun, eh. So, wag ka na pong pumunta. Grabe, no? Pero ito matindi, no? Kaya siya ganun ka-humble, huwag ka na po pumunta. Kasi, ang tindi rin ng faith niya. Ito ang faith niya. Sabi niya sa verse 7, hindi po ako deserve na pumunta pa kayo sa bahay ko. Hindi ko po deserve na pumunta pa kayo sa bahay ko. Ni hindi po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Ay, grabe. Grabe naman itong humility nitong taon to. Pero sabihin nyo lang po at gagaling ang tauhan ko. Yan, yeah, matindi dun. Sabihin nyo lang po. Huwag na po kayong pumunta. Yung ipupunta niya po dito para pagaling yung tauhan ko, eh, huwag na po kayong pumunta. Alam ko bawal sa inyo yun. Eh. Alam niyo sa tingin ko, nung kundumiretso si Jesus dito, marami rin magagalit sa kanya, eh. Maraming magagalit sa kanya. Bakit? May mga followers siya ng mga zealots. Yung mga zealots, kahit mabait ka na Romano, basta Romano ka, galit sila sa'yo. Walang mabait-bait sa kanila. Basta Romano ka, andito kayo, sinakop niyo bansa namin, wala kami pakialam kung magbait-baitan ka sa amin, lumayas kayo sa lupa namin. Lupa namin to. Kaya nyo? So kaya kung tinulungan din ni Jesus yun, direct, dumiretso si Jesus din, marami rin magagalit sa kanya. Kesa kay Jesus nga may nagalit, eh, Hudyo yun, eh, lalo na to Romano to. Kahit na ba sabi mo mabait siya, nagpatayo siya ng sinagog, Romano pa rin siya. Okay? So, tapos sabi niya, sabihin niyo na lang po at gagaling na ang tauhan ko. Tapos in-explain niya yung context niya. Bakit siya naniniwala na pagsabihin lang ni Jesus gagaling na yung tauhan niya? Bakit? Kasi ito yung explanation niya. Sabi niya, yan, nasa ilalim din po ako ng mga officer na superior sa akin. So ako superior ako, pero may mas superior pa sa akin. Okay? At may mga sundalo din po ako. Tanyo, military leader to, centurion. Okay? So at may mga sundalo din po ako. Pag inutusan ko ang isa, pumunta ka doon, pumupunta siya. Pag sinabi ko naman sa isa, halika dito, lumalapit siya. Sinasabi lang, soldier, punta ka doon. Nung nasa CAT kami, Citizens Army Training. Ganun, eh. Di ba? Ang layo ng officer. Ang lalaki ng boses namin. Nung kala mo, ang lalaking tao. Mga high school kami, ang papayat namin. Pero ang lalaki ng boses. Di ba? Ano yun? Tuloy ang bilog na sa walo patman.
Alala ko yung isang ano ko, kabady ko. Sa walo pat manin tolo siya. 25 huling bilang na po, Panginoon. Panginoon. Pinuno dapat eh. Dapat huling bilang na po, pinuno. Huling bilang na po, Panginoon. Tapos, di ganyan, di ba? Pag sinabi, harap sa... Tumalikod! Na! No, yun. Mas tama yung tumalikod kaysa harap sa likod. Yung ibang command, harap sa likod! Harap! Ang yung bala, ang labo ng command na yun, haharap ka sa likod. So, pag harap mo sa likod, nakaharap ka na sa likod, edi harap na yun. So, paano ka harap sa likod? Edi wala ka nang katapusang ikot ng ikot kasi nahabol mo yung likod. Parang ang asong inahabol yung buntot mo, di ba? Harap sa likod. Hindi ka pwedeng humarap sa likod. Tumalikod. Yun yung mas tamang command eh. Yun yung turo sa amin ng ano, lieutenant na taga-Krami. Tumalikod. Na, pagtalikod. Talikod ganyan. Ang layo nun ha. Sinasabi lang niya, tumalikod. Pasulong, kad, pabalik, kad. Di ba? Ganun. Harap sa kaliwa, harap sa kanan. Sinasabi lang sumusunod. Bakit? Kasi mas mataas sa'yo yun. Mas mataas sa'yo. Sinasabi lang sumusunod. Bakit? Kasi mas mataas sa'yo, nasa ilalim ka niya. Yun ang context niya. No? Yung military discipline, yung hierarchy ng military leadership. Ganun. So, ito. Yan. Pumunta ka dun. Pumupunta siya. Pag sinabi ko naman sa isa, halika dito, lumalapit siya. At pag sinabi ko sa tauhan ko, gawin mo to, ginagawa niya. Okay? Yan. Comment ni Ian, magka-jowa ka na. Hindi kaya ng army training yan. Okay, so yun. Yun ang context niya. Kasi ako po ay sanay. Kasi dapat po magkaroon tayo ng ano eh. Magkaroon tayo ng context, ng authority. Ang dami po kasi sa atin sobrang obsessed sa freedom, pero sobrang allergic sa responsibility. Okay? Sa ayaw po natin at hindi, sa tanggapin man tayo, sa tanggapin man natin o hindi, eh, may hierarchy talaga. Mas mataas sa'yo tatay mo. Tatay mo yun. Pag nagsalita yun, makikinig ka. Pag nasa trabaho ka, meron kang boss, mag nagsalita yun, makikinig ka. Pag meron kang empleyado, pag nagsalita ka, makikinig siya. Ganun talaga. Siya, magsasalita siya, makikinig ka rin. Pero not necessarily susundin mo. Diba? So, pero kapag nandun ka, nasaan ba? Lalo sa army. Okay? So, dapat magkaroon tayo ng ganun para mas simple ang buhay. Okay? Hindi ko naman sinasabi mag-ship tayo na parang hindi na tayo nag-iisip. Pero i-consider mo na merong mas mataas sa'yo at doon sa mas mataas sa'yo, may mas mataas sa kanya. At ultimately, ang pinakamataas si Lord. Okay? So, yan. Kasi ang hirap, hindi nga pwedeng hari lahat. Eh. Alam niyo ba, hindi pwedeng hari lahat? Naisip niyo na ba kung sa isang kaharian, lahat hari, pantay-pantay? Lahat. Halimbawa, 10,000 citizens sa isang kaharian. Tapos lahat sila doon hari. Tapos pantay-pantay. Hindi parang hindi na sila hari. Wala silang mautusan. Lahat sila hari. Diba? Ba't mo ako utusan? Hari din ako. Oo nga, no. Sino maghuhugas ng plato? Aba, wala. Kanya-kanya lang tayo hugas. Kanya-kanya tayo hugas. Wala ka na mautusan. Wala kang mapakisuyuan, lahat hari, di ba? So, ano pa kang pasilbi ng pagiging hari? Di ba? So, ayun. Tapos, eto na. Eto matindi. Tinan niya to ha. Sobrang malaman to eh. Okay. Yung verse 7, no? Hindi na po. Hindi, mamaya babalikan ko yan. Kasi yung ending point natin, napaka-strong yan. Eh. Pumunta ka doon. Tapos, pag sinabi ko sa tauhan ko, gawin mo to, ginagawa niya. Tapos, humanga si Jesus. Tinan niyo to ah. Humanga si Jesus nang marinig niya ito. Hindi niya sinabi, mambira naman, malapit na kami. Di ba? Kasi kung naglakad ka na ng malayo. Tapos, ano ka na? 3/4 ka na, nandun. Tapos, saka ka sasabihin, wag na lang. Di ba? So, wag na lang sabihin mo na lang. No? Eh, pambira, eh, di dapat nung nandun pa sa kanyo sinabi. Eh, hindi, so, andito. So, okay. Humanga si Jesus. Hindi siya nabugnot. Humanga siya, na-amaze siya. Ibig sabihin, first time niya itong ma-encounter, yung ganito. Yung ganito, nasasabihin kay Lord, Lord, wag mo na akong hawakan. Sabihin mo na lang po. Lord, wag ka nang lumapit. Sabihin mo na lang po. Basta sabihin mo. Importante yung sinabi mo. Importante yung sinabi mo. Kasi ito, itong taon to, naiintindihan niya yung context ng authority.
yung concept ng authority na intindihan niya. Kasi may authority rin siya at may mga taong may authority sa ibabaw niya. Naiintindihan niya yung power ng authority. Na pag nagsalita yung authority, nangyayari. Kung sino yung nasa authority, kung sino yung may authority, pag nagsalita siya, mangyayari at mangyayari. Dito kasi sa Philippines, no, ang ano natin eh, napaka anti-authority natin, di ba? Pag tumawid ka sa red light, ano, oh, nag-beating the red light ka, tumawid ka sa ilalim ng footbridge. Mga Pinoy ang hilig tumawid sa ilalim ng footbridge. Di ba? Pag binusinahan mo, masama patingin, gaganyan pa, oh. Nasa ilalim siya ng footbridge. Hindi naman siya senior. Akala nila yung footbridge bubong para hindi ka maarawan. Diba? Tapos pag hinuli, ano sasabihin? Pag hinuli, ano sasabihin? Eh bakit yun? Bakit yun nauna? You know? Ba't hindi mo hinuli? Ba't ako hinuli mo? Diba? Humanga si Jesus. First time niya maka-encounter ng ganito. Ito matindi. Humarap siya sa mga taong sumusunod sa kanya. So tumalikod siya. Humarap siya sa mga taong sumusunod sa kanya at sinabi niya. Tandaan niyo to. Ito na naman tayo sa tandaan. Remember. Sinabi niya to dun sa Last Supper. Remember. Okay. Tandaan niyo to. Di pa ako, kita niyo, first time niya. Di pa ako nakakita ng ganito kalaking pananalig kahit sa Israel. Eh yung mga kausap niya, mga Israelites. Ang pupuntahan niya, Roman. Ang mga kausap niya, kababayan niya. Mga taong naniniwala na sila yung pinili ng Diyos, totoo naman. Tapos alam nitong mga to na ang pupuntahan niya, Romano, Hentil. Hindi kasama sa chosen people. In fact, kinamumuhian nila tong lahing to, galit sila dito dahil nga mga occupiers nga. Tapos ang sabi ni Jesus dito sa mga sumusunod sa kanya na Israelites, ang sabi niya, kahit sa Israel, wala pa ako nakitang ganito kalaking faith. Ibang klase to. Sa isip ko yun, ibang klase. Hanep. Tindi, di ba? G na G. Di ba? Wala pa ako nakita. Isipin nyo, imagine nyo to ha, try to visualize this. Ano kung tingin nyo itsura ni Jesus? Nung pagka, Lord, wag na daw. Wag na daw, kasi ganyan, ganyan. Isipin mo, hindi, alam naman ni Lord lahat. Oo nga, pero kasi nga tao nga siya noon. Tao nga siya noon, pumasok siya sa time zone ng tao, okay? So if he chooses not to manifest his ano, oh, ganun eh, tao siya eh, okay? So, tapos humanga si Jesus eh. Hindi naman sinabi ni Jesus, papunta pa lang sila doon. Hindi na tayo, huwag na tayong tumuloy kasi masasalubong sa atin at sasabihin, huwag nang tumuloy, at sasabihin ko na lang gagaling na at hahanga ako dyan. Hindi naman ganun nangyari. Hinayaan naman ni Jesus mag-unfold yung events eh. Yung mga tao siguro nag-iisip, pupuntahan kaya, pagagalingin kaya niya, eh, yung iba kampi doon, pero yung iba galit. Sigurado yan, hati yung crowd dyan. Yung iba kampi doon, mabait yun eh. Yun ang paborito kong Romano. Yung iba naman, kahit na, Romano pa rin yan. Tapos, tumalikod si Jesus, sabi ni Jesus. Kayong lahat makinig kayo. Tandaan niyo to. Huwag niyong kakalimutan. Ibig sabihin, tandaan niyo to. Wala pa akong nakitang ganito kalaking pananalig kahit sa Israel. Isipin nyo to, natatandaan nyo yung sinabi ko sa inyong principle of embarrassment. Pwede mo i-argue na kasi sulat ito ni Luke at si Lucas ay sumulat kay Theophilus na isang Gentile leader. Itong sulat na itong buong gospel ng Luke, para to kay Theophilus eh. Isang, tinanin nyo sa ano, sa chapter 1 ng Luke. Chapter 1. Ito ang opening ng Luke. Yan. Dear Theophilus, nakakatawa yung Pinoy version, dear talaga eh. Dear Theophilus, marami na pong tao ang sumulat ng report tungkol sa mga bagay na nangyari sa atin. Sinulat nila ang mga bagay na tinuro sa amin ng mga preachers na magandang balita na naka-witness na mga nangyari mula sa umpisa. Your Excellency, ba mataas ang posisyon ng Theophilus. Your Excellency, pagkatapos kong i-research ang lahat. Okay? Tindi, no? Si Luke po ito, doctor ito. Pagkatapos ko i-research ang lahat ng nangyari simula nung umpisa, nag-decide akong sumulat ng maayos na report. So chronologically ordered na to yung kay Luke. Kinuha niya yung kay Mark in interview. Kinuha niya yung gospel ni Mark na basis, ni Matthew na basis. Yun. Tapos
ito na. Tapos pinag-ayos-ayos niya na ng events. Kasi sila from memory eh. From memory, ito kay ano, matindi yung research niya. Okay? Tsaka isa pa, mas aral siya kaysa dun sa dalawa. Okay? Kasi nga, doctor siya. Tapos, nasaan niya, kung i-research ang lahat na nangyari, simula nung umpisa, nag-decide akong sumulat ng maayos na report para sa inyo. Okay? Para kay Theophilus to, itong Gospel of Luke na ginawa niya. Okay? Ginawa ko to para malaman nyo ang buong katotohanan tungkol sa mga tinuro sa inyo. So malamang ito si Theophilus, tinuruan ni Pablo. Okay, kasi lagi magkasama si Luke at si Paul. Tapos si Luke, gumawa siya ng report. Grabe, isang ang haba ng Luke eh. So hindi ko alam po ilang gaano kahabang scroll tong ginamit niya. Tapos binigay niya para ibigay kay ano kaya. Tapos very very carefully done. Pwede natin i-argue na okay lang eh, ka-okay lang na Roman yung bida dyan na bumilib si Jesus, sinulat ni Lucas na bumilib si Jesus sa Romano. Kasi para ma-convince niya yung Theophilus kasi Romano yun. Pwede mo i-argue yung ganun. Ang problema ito, yung Matthew, sinulat ni Matthew para sa mga Hudyo, Jewish crowd. Okay? The Gospel for the Jew was written by Matthew. Okay? Yung Luke was written for Theophilus, a Gentile. The Gospel of Mark was written for the Christians, halo-halo na to, in Rome. Okay? Gentile and Jewish Christians in Rome. Okay? Tingnan nyo to. Nasa Matthew siya. Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Nasa Gospel ni Matthew na bumilib si Jesus, Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Sa verse 10, humanga si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, di pa ako nakakita ng ganito kalaking pananalig sa buong Israel." May dagdag pa si Matthew kasi pang Jewish crowd nga ito eh. "Sinasabi ko sa inyo, maraming manggagaling sa east at sa west at kakain sa handaan kasama sina Abraham, Isaac at Jacob." Hindi na to sinama ni Luke kasi hindi naman to kilala nung Theophilus, Abraham, Isaac at Jacob eh. Okay? Yan, ito kilala to ng mga Jew. Okay? So sinama to ni Matthew tsaka ano niya to eh, from his hearing talaga to, narinig niya straight from Jesus eh. Dahil nandoon siya, eyewitness siya eh. "Sinasabi ko sa inyo, maraming manggagaling sa east at sa west at kakain sa handaan kasama sina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit, pero itatapon doon sa kadiliman ang mga taong dapat sana ay kasama sa kaharian." Dapat sana ay kasama sa kaharian? Yung priority dapat, yung mga Jew, pero yung iba hindi naniwala. Kasama dapat sila, kaso ayaw nila. Pero merong mga wala doon. So chosen, wala dun, pero darating from the east, sabi ni Jesus, darating from the east, from the west, darating at uupo sa hapag ng mga ancestors nyo, mga Hudyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong principle of embarrassment, tingnan nyo to. Okay? So pwede natin i-argue na kaya sinabi ni, na kung invento man tong part na to ng Bible, kung invento ang Bible, in-invento lang yan ni Lucas, syempre, para mapabilib niya yung Romano, para maniwala din dun sa in-invento niyang story. E paano si Matthew? Sa tingin nyo, napaka-appealing nun na isinulat nila na ang bida dun, eto na naman, maling bida na naman yung nilagay. Ang bida dun sa ano, ang biniliban ni Jesus, hindi Hudyo, Romano. Sa Roman, bumilib si Jesus, hindi sa Jew. Tapos, din yung faith. Tapos, sabi niya, kita nyo, may iba sa inyo dapat kasama, hindi makakasama kasi titigas ng ulo nyo. Merong iba na hindi talaga yun dapat kasama, pero sila mas makakasama. Kayo dapat kasama kayo, pero hindi kayo kasama. Pero sino yun na sinulat? Bakit ganun isinulat? Sa tingin nyo, sarap pakinggan nun kung Hudyo ka? Eh kasi yun ang totoo, yun ang nangyari, kaya yun ang isusulat. Ulitin ko, nangyari yan ng ganyan. Kaya ganyang sinulat. Hindi po yan imbento. Napaka, pardon the word, no? Pero kung inimbento yun ni Matthew, napaka-engot naman niya. Hindi imbento siya, tapos babatirihin yung audience niya. Na yung audience niya na gusto niyang makonvince, hindi sila yung bida, ang bida yung kalaban. Ano kaya yun? Di ba? Kaya lang, wala siyang choice. Kasi yun ang totoo. Hindi siya nag-imbento. At alam ni Luke, alam din ni Luke na yun ang totoo. Kasi sinama niya sa gospel niya. Kuha niyo?
Ito pa matindi. Sipin nyo. First time yung naka-encounter ni Jesus, bumilib siya. Ito matindi. Kung ikaw yung Roman, natatandaan nyo, sabi ko sa inyo, dalawa lang ang character na nakapagpatingala kay Jesus, na naka-record, ha? Naka-record na tumingala si Jesus sa kanila sa gospel. Yung pinakabanal tsaka yung pinakamakasalanan. Sino yun? Pinakabanal ang God the Father. Pinakamakasalanan si Zacchaeus. Pagdaan ni Jesus sa ilalim ng puno, sabi niya, tumingala, sabi sa Bible, tumingala siya. Tapos sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, kakain ako sa inyo. Tiningala niya si Zacchaeus. Eto, kalaban, biniliban niya. Imagine ninyo, bumilib sa iyo si Jesus. Kailan pa huling ni-record sa Bible na mayroong taong bilib si Lord sa kanya? Saan? Saan nakalagay sa Bible? Sige nga, i-comment nyo nga, saan sa Bible, sa buong Bible, nakalagay na may isang tao na hangang-hanga ang Diyos sa kanya? Saan? Sino? Sino? Bilib na bilib si Lord. In fact, sabi ni Lord kay Satan, sa buong mundo wala siyang kagaya. Dito, sabi ni Jesus, kahit sa buong Israel, wala tong katulad. Si Job. Roman to, Romano, galing sa kalaban. Bumilib si Lord. Si Lord po yun. Si Lord bumilib sa'yo. Nung nag-guest kami sa Itbulaga eh, tumawa si Vic Soto sa joke ko, halos himatayin ako sa... Tumawa si Vic Soto sa joke namin ni Titoy. Si Vic Soto lang yun. Eto si Lord. Si Lord! Bumilib sa'yo. Wow! Bakit? Bakit? Kasi Roman Centurion ka? Hindi. Bakit? Kasi yung humility mo nang galing dun sa faith mo, napakatindi nung faith mo. Sobrang tindi nung faith niya na nagproduce ng ganong klaseng humility at ganong klaseng trust. Nasabihin niyo lang po, Lord. Ngayon ito, ah, alam nung Roman kung kaninong sabi ang importante. Kaya ito ang title natin. Sabi Nino. Sabi Nino. Sabi Nino. Sabi nung Roman Centurion, sabi niya, sabi nung messenger ng Roman Centurion, sabi po nung boss ko, sabi niya, huwag na daw po kayong pumunta, Lord. Sabihin nyo na lang po. Kung ano sabihin nyo po, yun ang mangyayari. Kasi siya, meron din siyang sinasabihan eh. Nangyayari kasi mas mataas siya doon. Kaya pag sinabi niya doon sa mas mataas sa kanya, nangyayari. Eh kayo po, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kayo po, alam ni boss ko na mas mataas kayo doon sa sakit. Kaya pag sinabi niyong gagaling, gagaling. Ano ba yung sakit? Yung sickness po ay personal natural disaster. It's a personal natural disaster. Yun ang sakit. Pag large scale, sa mundo nangyari, natural disaster. Pag sa tao nangyari, isipin nyo ang daming residents dito sa atin eh. Ang dami nakatira sa iyo eh. May mga microbes dyan, di ba? Yung sa Yakult nga lang eh. Ilang, ano yun? Ilang daang libong, ano yun? Mike, ano? Anong tawag doon? Lactobacillus cirrhosis strain? Ang nakatira doon, di ba? Pag nagkagulo dyan, nagkaroon ng imbalances, di ba? Yung white blood cells, yung red blood cells, nagkaroon ng imbalance. Natural disaster yan sa iyo. It's a personal natural disaster. And what the Roman centurion was strongly implying was Jesus is above nature. Na nakita na ng disciples na mismong bagyo sinusunod siya. Mas mataas po kayo sa sakit. Mas mataas kayo sa sistema ng katawan ng tao. Kaya sabihin nyo lang susunod yung sistema. Grabe to. Isipin nyo to. Declaration to ng ano, identity ni Jesus ni hindi siguro napansin ng Roman centurion kung ano yung implications ng sinasabi niya. Napakalaki ng implications ng sinasabi niya. Hindi nga sinabi ng Roman centurion na ipag-pray nyo eh. Ulitin ko ha, hindi po sinabi ng Roman centurion na papuntahin si Jesus para ipag-pray ni Jesus sa Father. Hindi. Ang sabi ng Roman centurion, sabihin mo lang po, gagaling. Hindi po ganun ang treatment sa mga prophets.
Hindi mo sasabihin sa prophet na sabihin mo lang kung anong gusto mo. Hindi, kasi ang prophet never magsasabi ng kung ano lang ang gusto niya. Hihintayin ng prophet kung anong sinasabi ng Diyos, tapos sasabihin ng prophet, "Thus saith the Lord." Ito ang pinasasabi ng Diyos. Walang karapatan ng isang propeta na mag-imbento ng sarili niyang prophecy. Pero si Jesus po, hindi sabi-sabihin mo lang. This is where I would like to make an appeal to everybody to seriously consider. Seriously, seriously consider. Look here. Last, matatapos na po tayo. This is from Matthew 25. Okay? I think this is Matthew 25. Okay? Yan. Nakalimutan ko isulat dito eh. Kasi meron din ito sa John eh. Pansinin nyo ah. Okay, sa Last Supper to. Verse 31. Then Jesus said to them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered." Verse 32, "But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee." Peter said, this is in NIV, Peter said. In King James, Peter declared. Peter declared to him, "Even if all fall away on account of you, I never will. Truly, I tell you," Jesus declared, "this very night before the rooster crows, you will deny me three times." You will deny me three times. Anong kinalaman? Okay, here's Jesus. Sinasabi niya kung ano mangyayari. Tapos sabi ni Peter, hindi po mangyayari yan. Sabi ni Jesus, hindi. In fact, ganito nga ang mangyayari. Bakit? Anong basis ng lahat? Balikan natin. Ito basis ng lahat. "This very night, you will all fall away on account of me." Why? Because it is written. Sa madaling salita, sinabi na to in advance. Yung prophecy po kasi ay declaration o proclamation ng Diyos ng future. Sinabi na to, it is written. So ibig sabihin, it is written, mangyayari kung ano yung nakasulat, dahil yun ang sinabi ni Lord, yung nakasulat, mangyayari yung word kahit na kontrahin ng declaration mo. Ulitin ko ah. Kahit na kontrahin ng declaration mo, hindi mo type yung word, kontrahin ng declaration mo, kahit gaano ka ka-sincere, si Peter na ang pinaka-sincere, nakipagtagaan nga para kay Lord. Sobrang sincere nitong taong to. Iniwan yung family niya, iniwan yung big catch, yung miraculous catch, sumunod kay Jesus. Sobrang sincere. Nag-declare siya, hindi po mangyayari yan, hindi ako babaliktad, hindi kita iwan, hindi ako babagsak, kahit bumagsak silang lahat ako, hindi! Tapos, sabi ni Jesus, hindi, mamaya-maya lang, babagsak kay. Bakit? Kasi pag nag-backread ka, sabi ni Lord, it is written. May sinabi si Lord, may sinabi ka. Ang tanong ko, ano sa tingin mo, kaninong sinabi ang mangyayari? Napaka-negative mo naman, Kuya Router. Hindi. Bakit? Kasi pagkatapos nun, ang sabi ni Jesus, "Peter, Satan has demanded to sway you. But don't worry, fear not, because I have prayed for you. And when you have come back, strengthen your brothers." Sabi Jesus sa kanya. Ibig sabihin, from a distance, alam na ni Lord, one point in your life, babagsak ka. Pero always, He has already planned and prepared a way out for you. At meron na siyang pangbangon sa'yo. Ang argument lang dito, kaninong salita ba ang mas importante? Yung declaration natin o yung nakasulat? Yung gusto mo mangyari o yung sinabi ni Lord? Eto kaya bumilib si Lord dito sa centurion na to, kasi alam niya kung kaninong salita ang pinaka-importante. Hindi sinabi ng centurion na ano, gawin nyo na lang po yung sinabi ko. Hindi. Sabi ng centurion, sabihin nyo na lang po.
This is why it is paramount, it is of the highest importance for all of us believers to know the word. Kasi kahit magpatumbling-tumbling tayo dito, lumuha tayo ng dugo, magpagulong-gulong tayo, magkikikisay tayo, at kung anong bang itawag natin dyan na spiritual manifestation, what have you, hindi ko yung minamasama. Pero ang sinasabi ko, pwede lahat yan. Pwede lahat yan mangyari sa'yo. Pero kung hindi mo alam yung word, kanino ka lang salita maniniwala? Sa salita mo. Kasi yung salita mo ang alam mo eh. Huwag nyo itanggi. Ang dami natin declaration na ginawa, hindi naman nangyari. Yung nag-uumpisa pa nga lang yung pandemic, declare tayo ng declare na hindi tatagal to eh. Nangyari ba? Bakit? Kasi may nakasulat eh. Hindi naman ibig sabihin maliit yung faith mo. Ang kaso, binabangga natin yung nakasulat. Di ba? Okay nyo? Lapit tayo kay Lord in humility and we have to know the word. Para at least alam natin na pag magagawa tayo ng declarations o i-remind natin kay Lord yung pre-namis niya, at least alam natin na talagang pre-namis niya yun, hindi natin inimbento sa ulo natin. Kasi, ang importante, hindi yung sinabi mo, ang importante yung sinabi niya. Hindi importante yung sinabi ko, na gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang importante yung sinabi ni Lord na mangyayari sa buhay ko. At doon ako magtitiwala. Bakit ko naman kailangan magtiwala kung ang masusunod lang lagi yung sasabihin ko? Eh, ba't ko pa kailangan ng tiwala? Eh, ako rin pala masusunod. Kanino ako magtitiwala sa sarili ko? Eh, di yun na. Basta magtiwala ako sa sarili ko, mangyayari na yun kung anong gusto kong sabihin. Hindi. Nasaan yung, saan papasok yung humility doon kung ako lagi nasusunod? Saan papasok yung brokenness, yung challenges doon? Saan papasok yung glory ni Lord doon kung ako lagi nasusunod? Kaya sabi ng Roman soldier, ng Roman centurion, ang sabi, sinasabi ko po ito sa mga mas mababa sa akin eh. Sinasabi ko to, pag yung mga mataas sa akin, nagsasabi, sinusunod ko. Pag ako na mas mataas sa mga nasa baba ko, nagsasabi, sinusunod ko eh. Kaya po, Lord, sabihin nyo na lang po. Hindi niya sinabing, kaya po, Lord, dyan na lang kayo, ako na lang magsasabi. Sasabihin ko sa sakit, aalis siya. Hindi. O kaya, Lord, ganito gusto ko mangyari ah. Gusto ko gagaling siya. So, sabihin nyo yung gusto ko ah. O kaya, gawin nyo yung sinabi ko ah. Hindi, hindi. Sabi niya kay Lord, sabihin nyo na lang po. Sa buhay mo, kaninong sabi? Sabi nino yung mas alam mo. Kasi kung hindi mo alam kung ano sinasabi ni Lord, kuya, may problema tayo. Hindi naman masama maglaro. Ako nga gamer ako. Pero kung wala kang time, hanapin yung sinabi ni Lord, paano mo sasabihin sa kanyang sabihin mo na lang po? Paano ka magtitiwala dun kung hindi mo alam ang sasabihin niya? Paano ka magtitiwala? Eh kung sa atin, ang dami na natin sinabi, hindi naman nangyayari. Siguro, paminsan-minsan, di ba? Pag sumakto dun sa declaration natin, sumakto sa salita ni Lord, nakakachamba tayo. Pero yung iba, hindi. Bakit? Pinaka-importante sinabi ni Lord, hindi mo sinabi natin. Kaya ito, lahat dito, huwag nyo rin kayong masyadong sampalataya sa sinasabi ko. Pag binigay ko yung text, basahin nyo. Mamaya, nagkakamali na ako dyan. Pero huwag nyo naman akong aawayin dito sa ano ah. Kung meron kayong hindi ayon, mag-PM na lang kayo. Huwag tayo mag-away dito. Okay? Pero pinaka-importante yung sinasabi ni Lord. Kaya sa buhay mo, sabi nino, ang susundin mo. Sabi nila, sabi mo, o sabi ni Lord.